Hello po, welcome po sa aking channel. Ako po ang inyong Ate Rose. Ang video na ito ay tungkol po sa mga kababayan natin na gustong mag-abroad. Isishare ko po sa inyo kung ano po ang mga requirements ng mga kababayan natin na gustong pumunta po sa ibang bansa. So, ano-ano po ba ang mga kailangan na mga dokumento na ihanda natin kung tayo ay may planong mag-abroad. So, dito po, isishare ko po sa inyo kung ano po yung mga kailangan. Meron po tayong mga listahan dito, nililista ko po para hindi ko po makalimutan. At ito po ay mga tips lang po. So, una, dapat meron kang valid passport. Kung wala pa po kayong passport, pumunta po kayo ng DFA. Doon po kayo kukuha ng passport. Kung ikaw ay kumuha na ng passport, dapat siguraduhin na hindi pa to expired, hindi pa to mag-i-expired bago ka po mag-apply. Kung nakikita nyo na mag-i-expired na po siya, dapat nyo po siya munang i-renew para po wala po tayong problema. Pangalawa po ay ang school credentials. Ano-ano po ba mga school credentials? Ito ay ang diploma, training certificates, transcript of records. Kung kayo po ay nakapag-college at Form 137 para po sa mga high school graduate. Kailangan pong i-ano nyo po siya, i-ano po to lahat, kukunin nyo po bago po kayo mag-apply. Mas mainam po na bago po kayo mag-apply, nakaready na po yung mga dokumento nyo po. Pangatlo is employment certificates. Kung meron na po kayong trabaho, mas maganda po na meron po kayong employment certificates, naka-ready na po bago din po kayo mag-apply. Pang-apat po is NBI clearance o foreign police clearance. Kung na halimbawa, kung first timer po kayo na mag-abroad, kukuha na po kayo ng NBI dyan po sa Pilipinas. Kung kayo naman po ay ex-abroad, foreign police clearance po ang inyong kukunin. Panglima po ay ang inyong resume. So, ano-ano ba yung mga ano? Uulitin po natin. Una, passport. Kung wala pa po kayo, first timer po kayo, kumuha na po kayo ng passport. If may passport na po kayo, siguraduhin po na hindi na po ito mag-i-expired. Tapos, pangalawa, yung mga school credentials, dapat naka-ready na din po. Ang pangatlo is employment certificates sa inyong mga pinagtatrabahuan. Kung wala naman po kayong employment certificates, okay lang din po. Tips ko lang din po na kung first timer pa po kayo at magplano kayo na mag-apply, mas maganda po yung meron po kayong experience. Kung ano po yung trabaho na gusto nyong applyan, kasi mostly kasi sa mga company, yun ang inaano nila na at least meron po kayong experience sa inyong pinag-a-applyan na trabaho. Pero kung wala naman pa po kayong experience, i-try nyo lang din po na malay nyo matatanggap din kayo kahit wala pa kayong experience. Ang pang-apat po ay NBI clearance o foreign police clearance kung kayo po ay nakapag-abroad na po. At sa kayong panglima ay ang resume. Yan po ang mga napaka-importanting mga dokumento na ihahanda nyo po kung gusto nyo pong mag-abroad, plano nyo pong mag-apply sa ibang bansa. Yan po ang mga kailanganin natin. Hope meron po kayong natutunan sa aking video sa mga ano dyan, sa mga gustong mag-apply. Ito po ay mga guides at saka tips lang po na mga requirements na kailangan nyo pong ihanda. Alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang gusto talagang mangibang bansa. So, kung may plano po kayo, itong video na to ay para po sa inyo. Kaya, kung nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment. Kung meron po kayong mga tanong, comment nyo lang po sa baba. At saka don't forget po to subscribe and like and click the notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod kong video. Salamat po! Bye!